Yung mga idol, malapit na nga pong inaabang ang comeback fight ni Luis Pantera Neri kontra kay Azedo Venetian sa February 18. Pati kasi ang mga Pinoy boxing fans ay inaabangan nila lumaban itong si Luis Neri dahil nga sa pagkakaling ito kay 3 Division World Champion Janriel Cuadrolas Casimero na posibleng maikasang kanilang laban sa hinaharap dahil matagal na din naghahamon ang magkabilang kampo. Sa kabilang banda naman, matapos sumabog ng balita patungkol umano sa Paradigm Sports ni Odi Atar na nagdemanda kay Manny Pacquiao, magkakaroon daw di umano ng trial sa March 3 ayon sa nilabas na balita ng boxing scene. Sinabi ni Odi Atar na malapit na daw ang araw ni Manny Pacquiao dahil sa paglabag nito sa napagkasundo ang kontrata. Noon kasi ay pumirma si Pacquiao ng kontrata sa Paradigm Sports na apat ang laban na nakalinya dito. Isang sikat na UFC fighter na si Conor McGregor sa nasabing laban. Bagamat sa hindi inaasahan ay lumaban si Pacman sa PBC kontra kay Errol Spence Jr. na hindi naman natuloy. At ang pumalit ay si Yordenis Ugas. Kaya naman pumasok ulit sa eksena ang Paradigm Sports na humihingi ng $20 million dahil sa nilabag ni Pacquiao na kontrata. Lahat daw na gagawin ni Pacman na revenue sa loob ng Amerika ay kukunin ng Paradigm Sports, pati na ang gagawin laban ni Pacquiao sa ibang bansa ay hahadlangan ng Paradigm Sports. Pero sumagot naman ang kampo ni Pacquiao dito. Ayon sa nilabas na balita ng WBN, ay ready for a huge counterpunch for $20 million daw suit. Ayon kay Pacman, ay hindi umano tinupad ng Paradigm Sports ang napagkasundo ang kontrata tulad ng laban kay McGregor. At nangako din ng Paradigm Sports na magkakaroon ng 8 endorsement ang nakalaan app dito. Ayon sa WBN, hindi na secure ng Paradigm ang 8 endorsement at mga nakalaan app kay Manny Pacquiao. Hindi rin na ibigay ang kabuuang $4 million. Bilang patunay ay mapanlin lang ang pamamaraan na ginawa ng Paradigm Sports. Umasok daw kasi sila sa lihim na relasyon sa kontrata sa taong pinagkakatiwalaan at tagapagpayo ni Manny Pacquiao na si Arnold Bigabria. Sa pagpapatuloy at pandaraya at pagtatago ay doon na hikayat si Pacquiao na pumirma sa kontrata. October 20, pumirma ng kontrata si Manny Pacquiao na binago na pala ng management ang agreement. Hindi din nagtagal ay pinaalam din ng Paradigm Sports kay Pacquiao na hindi na matutuloy ang laban kay McGregor. Pinayuhan din na wala ng endorsement deal taliwa sa pinangako sa kanya. Wala daw ginawa ang Paradigm Sports kay Manny Pacquiao. Niloko lang daw siya at ginamit ang pangalan ni Manny Pacquiao upang palawakin ang kanilang negosyo ng Paradigm Sports. Sa kabilang banda naman, mga idol, nagpalabas nga ng premiere si Casimero sa kanyang YouTube channel na Cuadrolas It's My Boy. Pinakita ni Casimero sa video kung saan nakapag-meet up silang magkapatid sa promoters na A-Sign Boxing at Treasure Boxing Promotion. Ito na nga po ang sinasabi ni Casimero na nag-aabutan na sila ng kontrata ng kanyang promoters. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga po nabanggit kung sino ang makakalaban ni Casimero. Kaya hihintayin natin, mga idol, kung anong oras nila i-announce kung sino ang makakalaban ni Cuadrolas. So hanggang dito na lang po muna tayo, mga idol. Subscribe for more boxing.